So, ayan mga idol, testing natin. Nakalock to? Ay, hindi ba? Ayan, nakalock tong upuan natin. Tingnan natin to. Alright, so nakita nyo naman. Good day mga idol. What's up sa inyo? Kamusta sa inyo, no? Sana ayos lang kayo. So, eto ngayon, nakikita nyo ba yung nakikita ko? Susi, nakabaon yung susi. So, eto kasi mga idol, madalas mangyari sa akin to. Madalas kong naiiwanan yung susi ko rito. Hindi ko alam kung ako lang o nangyayari rin sa inyo. Pero since nangyayari sa akin madalas, isishare ko na rin sa inyo. Kasi tsaka may nakikita rin talaga akong ganito na umaandar yung motor nila, nakakapit pa yung susi rito. Hindi nila nahuhugot, lalo na pag nagpapagas tayo. Dala sa akin nangyayari to pag nagpapagas ako. So nakasampa na ako sa motor. Sususihan ko na wala yung susi ko. Kapaka-pa ako sa bewang ko kung saan ko nasiksik yung pala, naiwanan ko rito. So para maiwasan na natin yung ganong insidente, para maiwasan ko na yung ganong insidente, so gagawan ko na ng ano, solusyon. Bali, kakabitan natin ng power lock. Actually, nagawa ko na to nakaraan mga idol, yung installation nito. Kaso, nagawa ko sana ng video, kaso inis ako ng memory card kasi may takbo kami. Nasama sa pagbura ko yung video na nagawa ko na i-upload ko na lang eh. Sayang, sobrang nakakapanghinayang. Andun sana yung complete tutorial kung paano ko siya kinabit. So, since ngayon, naikabit na, i-demo ko na lang sa inyo kung paano ko siya kinabit, kung paano siya papaganahin. Alright, huhubaran ko lang tong motor natin mga idol. Alright, habang binabaklas natin, shoutout muna tayo. Shoutout to Eugene, Smith Baby, AJ Azaraga, Andoy Enrique, Saavedra Family from Maasin City, Olsen Reyes, Wilmar Talawe, Lars La Chica, Rosie Manila Chapter, PRT Racing, Nocturnal Play, Shelvin Makiling. Alright mga idol, nahubaran na natin no? So kailangan kasing hubaran siya bago maikabit yung device na ikakabit natin para hindi na tayo susi ng susi pa ng upuan. Alright. Bali, ano siya mga idol, pang ano siya, pang auto lock ng kotse, yung sa mga pintuan nila. So nabili ko to sa Lazada. Ito papakita ko sa inyo mga idol. So ayun siya mga idol, nakikita niyo. So dito ko na siya tinali sa gilid. Bali, yun, may wiring siya na negative positive. So yung negative, lagi lang natin i-connect sa body ground ng motor natin. So since bakal to, tapos yung kable na ito diretso doon sa kable doon sa susian. Bali, yung kable na to mga idol, ito yung kable na galing dito sa susian na to. So tinanggal na natin to rito yung kable. Tapos dito natin kinable tie. Tapos dinugtungan natin ng alambre. Tapos itong rod. Bali, kahit anong rod pwede nyong gamitin basta yung matigas. Pwede nga yun sa payong kasi wala tayong nahanap na sa payong. Kaya yung sa timba yung ginamit ko kaya medyo malaki. Pero okay naman. So ayan, bebend nyo lang yung dulo. Puputulin nyo lang ng sakto lang dito, tapos bebend nyo lang. Papasok nyo lang rito sa may ano kasi rito, may butas. So magbebend lang kayo ng pati dulo para maipasok nyo, para maglock. Para di siya matanggal, no? So pag umikot-ikot kasi naiikot kasi yan 360. So kailangan may lock. I-ano nyo, i-bend nyo lang na maglalock siya na hindi matatanggal. So pag once na. Tapos yung positive, hindi nyo i-direct sa ano mga idol, hindi nyo i-direct sa battery. Kasi once na dinirect nyo yan, mabubuksan yung motor nyo kahit nakapatay yung motor nyo kung pinarada nyo, tapos ito naka-direct dun. So mabubuksan yung motor nyo. So kailangan, i-wire nyo siya papunta dun sa ignition.
Ayan, nagpagapang ako ng wire. Yan, nakikita nyo ba ito? Pinagapang ko doon sa ignition natin, no? Doon sa susian mismo ng motor, di ba? May wiring na dalawa yon. Merong yung isang wire doon, may kahit nakapatay yung motor, may power. So hindi nyo siya doon ikakabit. Doon nyo siya ikakabit sa wire na pag sinusian nyo lang siya tsaka nagkaka-power. Para pa bubuksan lang din yung upuan nyo pag nakasusi yung motor nyo. Pero pag nakapatay yung susian, hindi niya rin siya mabubuksan. So dapat piliin nyo yung wire. Dalawang wire lang naman yun. So madali lang, hindi kayo maliligaw. So may sakit naman yun. Dudugtong na lang kayo dun sa sakit para dun sa wire na i-connect natin dito sa positive na to. Itong wire na to, meron yung switch, meron akong switch na kinabit, mga idol. So eto na yon. Ito na yung switch. Since di ko naman nagagamit to dahil nga first gen tong motor natin. So yung switch na binili ko, yung napipindot, so hindi siya nag-stay. Pag pinindot nyo lang siya, tsaka siya nagkakaroon ng ignition, no? So parang sa busina, ganong klaseng switch ang bilin nyo. Yung pag pinindot nyo lang, tsaka siya nagkaka-power. So pagkamukha ng ganyan, naka-off yan, walang power yan, mga idol. Kasi yung wiring natin dito, doon tayo kumuha ng power doon sa wire na nakakabit dito sa susian na to, na nagkaka-power lang siya pag inon mo to. So ayan, pag inon mo yan, may power na din to. So pag pinindot nyo yan, ayun, magki-click yung ano natin. So pag pinindot ko yan, magkakaroon ng anto function. Ayan, nakita nyo. So mahihila tong cable na to na galing dun sa lock na to. So ganun ang ano niyan, mga idol. So since ito ilalock natin, ayan, nakalock siya, di ba? So pag pinindot ko to, mag-o-open na yan. Ayan, nakita nyo. Nahihila kasi tong ano na to, cable na to. Ito yung humihila sa kanya. So pag nag-trigger yon, 'di ba, na pag nilock natin, ayan. So ayan siya, 'di ba, nakaganyan siya. Pag nakalock 'yan, ilalock natin ulit. Ayan, nakalock 'yan. So nakaganyan yung position niya pag nakalock 'yan, 'no. So pag pinindot natin yung switch, hihila 'to. So pati itong cable na 'to mahihila. Kaya siya nagpa-function doon. Kaya nahihila yung cable doon. So nagre-release na yung lock natin. So ayan, pipindutin ko yung switch. So tignan nyo kung paano siya nagpa-function. Ayan, nakita nyo. Nahihila yung kable niya. So ganun lang kasimple yung ano niya, mga idol. Ganun lang din kasimple yung wiring na ito. So ayun, okay na yung motor natin. Hindi na natin maiiwan yung susian natin dito. Hassle free na, kasi nga pag stop mo sa gasoline station, di pindutin mo lang yung switch, di mo na kailangan tanggalin pa sa susian mo. Magsususi ka pa ng upuan, tapos makakalimutan mo. Ito, okay na to, mga idol. Dare-diretso na, no? Natin. Maganda sana to sa mga motor na may ano, may compartment, no? Since Raider yung motor natin, wala tayong compartment. Mas maganda sana kung may compartment, lalagyan mo siya ng seat damper. So pag switch mo roll natin, automatic na siya, tataas na tong upuan kasi may seat damper na siya. Ito din naman natin malagyan ng seat damper kasi nga wala tayong space na pwedeng paglagyan. Hindi naman pa pwede rito kasi maiipit 'yun. So baka masira lang din. So yun lang, mga idol, yung ano natin. Yun lang yung share ko sa inyo, mga idol. Okay na, no? May kabit na natin ulit yung kaha. So ayan, ito wala na to, mga idol.
disable na tong ano nito kasi yung cable nito, ayan, wala na, di ba? Kasi yung cable nito nilipat na natin doon sa auto lock na kinabit natin. Doon sa yung auto lock na pang car door na in-order natin sa Lazada. Yung isang peraso lang yun, mga idol. Ang in-order ko yung isang peraso na walang kasamang rod. Kasi nga, pwede ka naman gumamit ng rod ng ayan, mga payong nasira. Pwede yun yung gamitin mo. Tapos, yun lang yung puputulan mo lang yun. Isasakto mo lang kung gaano kahaba yung maikakabit mo dun sa mismong cable nung lock, no? So, ayan, titestingin natin. So ayan, subukan natin mga idol kung effective ba. So ayan, narinig nyo. So okay na. Okay na. Mas maganda sana kung may seat damper. Para pag bukas niya, diretso na siya ganun. Mas maganda to sa mga may compartment dito. Mga Mio, mga Wave, XRM. Pero sa Raider, wala tayong pwedeng. Pwede siguro, kaso ang hirap eh. Wala kang pagtutornilyuan dito dahil bakal naman ito eh. Wala mong plastic dito. Hindi itong cover lang. So baka masira lang yung cover natin. So okay na yung ganyan. Ano mga idol? Maraming salamat sa panonood. At nga pala mga idol, since di natin pwedeng lagyan ng ano at ng seat damper at wala na yung rubber ko dito, so nilagyan ko na lang siya ng spring. Ayan, may nakita akong spring. Ito yung spring na to, ito yung dun sa may ano eh, sa may repair kit ng ito. Nung nagpalit ako ng repair kit dito, hindi ko tinapon yung spring, nakita ko ron. So pakaganda na ito, mula malaki rito, paliit dun, so kasyang kasya rito yung tornilyo, yung tornilyo ng yung tornilyo nitong battery natin. So pagdating dun sa baba, masikip na, hindi na siya maka, hindi siya sakto-sakto, parang naging ano siya, naging washer yung dulong-dulo ng spring. So ayun, matibay, hindi siya malalaglag, hindi siya matatanggal. Naka-fix na rin siya diyan. So ito na yung pinaka-spring natin para medyo maitulak yung upuan natin. So ayun, kung maririnig nyo, mas maganda siya. Tumutunog. Yung gantong Swiss na bibili to sa mga electronic shop. Wala yan sa mga motorcycle shop mga idol. Tagal ko rin naghanap ng ganito. Meron lang kasi sa mga motorcycle shop. Yung switch na ano, yung switch na on off. Yung pagkinlik mo. Yung pagkinlik mo. Naglalak lang siya. Hindi ka mukha na ito pag-click mo. Babalik din siya ng kusa. Di ba yung mga binibenta sa motorcycle shop, yung pagpindot mo, nagkiklik siya para nag-i-stay yung naka-on. So, pagkiklik mo pa ulit para mag-off. Ito, automatic, pag tinatch mo, nagkaka-power siya. Pag pinbintawan mo, nag-off na siya. So, ganun lang. So, sa electronic shop nyo lang yan makikita. Tapos, yung auto lock, sa Lazada nyo siya mabibili mga idol. Balit, 200 plus yata yung binayaran ko, 230 kasama na yung shipping fee. Mura na rin mga idol. Kung wala kayong makita dyan sa mga shop nyo ng ganun, sa Lazada na kayo order. Yung single lang ang bilin nyo. Kasi isa lang naman ang magagamit nyo rin. Kasi marami kasi nun set by set. Mga apat na piraso kasi nga pang kotse yun mga idol. So alright. So shoutout nga pala din sa alaga kong makulit. Kung saan ako, nandun din siya. Kaya nilagyan ko na ng higaan dyan dahil nagpapakandong. Makain pa naman ako ng siopa ko. Alright mga idol. Salamat, maraming salamat sa panonood.